Taong 1909, nakatira itong si Luana sa Romanya. Sa dating bayang kinabibilangan niya, nakatira ang mga debutante ng mga Katoliko. Sa mata ng mga relihiyoso, ang relihiyong kinabibilangan ni Luana na ang mga Zoroastrian na isa pang sinaunang relihiyon ay sa demonyo. Kaya naman ang tingin sa kanya ng buong bayan, siya ay isang magkukulang. Minsan, dalawang ministro ang nagkalat ng chismis na itong si Luana daw ay kumakain at umiinom ng dugo ng mga bata sa kanilang maliit na nayon. Mariing naman ito na kumalat sa buong bayan. At sa tuwing may mangyayaring hindi maganda, si Luana ang agad na sinisisi nila. Kaya naman ng 21 ng Oktubre ng taong 1909, ang galit na taong bayan ay sinugod ang kanyang tinitirahan. Sa pilitan nila itong inilabas sa bahay, saka sa harap ng madla ay maiging sinak nito siya hanggang sa halos siya ay pumanaw na. Ngunit tila ba himala na sa pang-aapi ng mga ito sa kanya, si Luana ay nakaligtas pa. Nadala ito sa ospital kung saan sa loob ng 2 siya ay nanatili. Ngunit hindi pa man din nakakabawi sa tinamo nito, nagpa siya si Luana na siya ay uuwi na. Ngunit makalipas lamang ang isang araw, natagpuan ang walang buhay nitong katawan sa loob ng bahay na kanyang tinitirahan. Naniniwala ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan na resulta ito ng ginawang kaapihan sa kanya ng mismong sariling kababayan niya. Ngunit taliwas ito sa lumabas sa pag-iimbestiga. Ayon sa tala ng kasaysayan, na naabutan siya sa upuan o sa sofa na nakahiga at ang kamay niya ay nakapatong sa dibdib niya. Tila ba kung papaanong ang mga mami ay nakapuwesto. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang altar malapit na natagpuan sa katawan niya. Ito ay may mga kung ano-anong mga palamuti na tila ba ginagamit ng mga kulang. Kasama sa natagpuan nila ay ang kupita na may lamang napakapulang likido pa. Ayon sa otopsiya na ang katawan ni Luana ay punong-puno ng mga sugat na hiniwa na sadyang tila ba ang pulang likido ay sadyang pinapaagos palabas ng katawan niya. At lumabas na ang ikinasawi nito ay ang labis ng kawalan ng dugo at labis pa sa pag-inom naman nito. Literal na mismong likido pala nito ang pinapaagos niya palabas ng katawan niya, saka sinasahod at saka naman ininom niya namang muli. Ayon sa mga usap-usapan, isang ritual ng sumpa ang kanyang pinagtibay at isinagawa. Kinabukasan matapos ang pagkasawi nitong si Leonora, natagpo ang walang buhay ang 2 ministro ng mga Kristiyano. Sila ay ang 2 na nagpakalat ng chismis tungkol kay Leonora. Ayon sa kanilang otopsiya na silang 2 ay parehong nasawi dahil sa isang kakaibang sakit sa dugo na isa kada 1,000,000 lamang ang tinatamaan. Matapos noon, kinabukasan pa ang 2 nag-organisa ng pagsugod sa bahay ni Leonora, ang siya naman na nasawi. Ang isa sa mga ito ay nabagsakan ng puno, samantalang ang isa naman ay nasunog ng buhay. Hindi pa dito nagtatapos ang kakaibang kaganapan na nangyari sa bayan. Karamihan sa mga umatake kay Leonora, gabi-gabi ay pare-pareho ang sinasabi. Ayon sa kanila, na bigla na lamang sa kalagitnaan ng paghimbing nila, may babaeng nakaitim na papasok sa silid nila at saka tititigan naman sila hanggang sa sila ay tuluyan na nga na maparalisa. Paulit-ulit ito, kaya marami sa mga taong umapi kay Leonora ay nagkakasakit na. Maayos na naidokumento ito sa kasaysayan dahil na rin sa nangyaring ito sa buong bayan. Ayon sa mga kamag-anak at kaibigan ni Leonora, na isa itong mabait na tao, kung ano man daw ang nagawa nito ay malamang ito lang daw ay paghihiganti dahil sa nangyari sa kanya na pang-aapi. Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo na totoong ginawa ni Leonora ang pag-inom ng dugo ng mga bata? O talaga namang siya ay naapi lamang kaya siya ay napilitang maghiganti? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.